Pagkita ko po sa inyo, paano magawa ng built-in cabinet. Yung madali lang. Kahit hindi ka karpintero, marunong ka rin ito. Muna nyo po gawin, ay mag-drawing po kayo kung anong klaseng cabinet, kung anong haba, kung anong taas, anong lapad. Ito, ang lapad nito is 135 cm. Ang taas is 200 cm. Tapos ang lapad niya is 46 cm. Mag-cut ka ng 46 cm. Lahat yun, cut ka, mag-cut ka para pag umpisa mo, madali na lang i-install yung cabinet. Tapos, ang mga gamit natin kailangan, ito lang. Pako, finishing nail na number 2. Saka steel tip. Skwala. Saka lagari. Martilyo din. Saka itong pitik. Ito, pitik. Kung wala kang pitik, maghanap ka ng mahaba-haba na ano, yung diretso. Para ma-ano mo, i-guide mo na lang. Tapos, susukat naman tayo. Isa tayo. Sukat tayo ng 46 cm. Yan. Ito rin. Tapos, gamitin yung pitik. Tignan nyo. Mag-umpisa na tayo mag-cut ng board. Ito na. Ito na mga bro. Natapos na yung isang cut na 46 cm. Kung wala talaga kayong ganito, pitik, madali na lang, ito lang i-guide nyo. Para hindi na kayo mahirapan. Ang bawa, ganito. Bagtari na lang. Diretso na to, diretso. Kailangan magsukat pa. Yan. Yan ka na, sukatin na. Hindi na kailangan. I-fix mo lang bawat gilid dito. Kadito. Tapos, ganda mo ng lapis. Sa isang pligo po, dalawa lang ang cut mo na ang 46 cm. Ang sobra, magagamit din yan. Pang ano natin sa ilalim ng ano, cabinet, yung board niya, saka sa itaas. Maglagay ka tayo ng kunting design. Para hindi masayang din ang board. Ito po mga bro. Mag-cut tayo ng board. Siyempre, 200 cm ang ano natin, ang taas. Depende sa inyo kung 210 o ano, 8 feet. Tapos, ito yan. Halimbawa, 200 cm ang ano natin, preparasyon. Magsukat tayo ng 200 cm. Yan. Susukatin niyo po kung gaano po kapal tong board. Kasi ang ibang board manipis. Depende sa marine nga 3/4 ply board. Iba ngayon, substandard na. Karamihan, di ba? Depende yun. Kung makapal ang board nyo, yan ang kunin yung sukat. I-minus mo yung ano, 200 cm. Diba ito? Ito ang board niya. I-minus mo ito.
Yan, minus tayo. Boss, mag-minus tayo na lang. Dito. 3 cm, 10 cm yan. Para makuha natin talaga ang height niya, 200. Ito ang base niya, yung silalim. Parang baseboard niya. Mag-minus tayo ng, ano, yung board ng kapal niya. Tapos mag-minus pa rin tayo ng 3 inches. Or 8 cm. Para madali, susukat ka lang ano, 190 mula sa dulo. Para makuha mong yung sukat mong gusto mo, 200. Limbawa, 30 ng ano, height gusto mong taas na yung kabinet. Magsukat ka ng 200 para makuha mo yung 210. Kasi may sitting na silalim ng 4 inches o 10 cm. Para makuha natin ang sukat para hindi tayo maano sa, limbawa, yung ipasok natin sa loob ng kwarto. Siyempre, ang pintuan natin, yung jam niya, 210 lang yun. Kadalasan niya, hindi na umabot ng 210 kasi mag-tiles pa. Maliban lang kung preparado talaga yung ano, tiles at saka yung jam. Kaya, i-ano talaga natin, i-sitting. Sukatin natin yung jam. Kung malimbawa, gumawa tayo ng kabinet, sa labas tayo magawa, sukatin natin yung jam kung ano ka taas niya. Para yan ang kunin natin para mapasok kaagad sa, ano, sa kwarto. Ito, 200 lang to, kaya magsukat tayo ng 190 cm. Lahat na yun, 190 cm. Ito, 190. Kasi alam nyo, mga bro, ito ang standard to. 46 cm. Ang iba nga nito, 50. Lalo na yung may kamag-anak sa ibang bansa, 50 hanggang 60 cm yun. Gusto na yung malapad talaga para yung mga barikbayan boxes nila doon ilagay. Maghanap tayo ng hindi masyadong mahaba pero madiretso. Bawa ganito ang plano mo sa drawing mo. Ito pinto itong dalawa, walang sintro dito. Ito ang gilid, ito ang sa sintro, ito ang gilid din. Mag-cut tayo ng 193 piraso. Saka dito, yung talagang anong haba gusto mo, halimbawa haba ka ng 8 feet ng sukat mo. Ang inilis mo lang yung dito height niya. Kasi papatungan yan. Yung 8 ang gusto mo, sagad mo ng 8. Pindi sa'yo kung anong haba gusto mo. Yun din yun ang sukat. Sige. Sige tayo. Mga bro, natapos na pala natin yung lahat ng copy natin ano ha. 46 cm. Yan pala. Huwag yung kalimutan mag ano ng sandpaper number ano, 100 para malinis naman ang yung kinakat nyo para hindi yung lumabas yung ano sandpaper po numero 100. Ito ang sinasabi ko ano. Kung anong gusto mong haba, anong gusto mong taas, ito po ang 135 cm. As is lang yun. Kung sa itaas, pagbasihan natin, sa baba, pareho lang sukat. Huwag mong katasin, huwag mong ilis. Ang ilis mo lang, yung height. Kung anong height ang gusto mo, 210 o sagad sa, ano, sa ceiling, ilis ka ng 10 cm kasi yun ang sitting niya sa baba, yung parang baseboard niya.
Ito po ang gagamitin natin, ha? Okay. Huwag yung kalimutan maglagay ng stick wheel. Okay. Para kakapit talaga ang ano, trabaho natin. Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate... Ang ipapako nyo is ito, yung baba at yung itaas, para hindi mawala ka sa height. Kasi pag ito ipapako mo, bumaba yung height mo. Kasi nababawasan siya dito. Ito ang ipapako mo, ito ang ilagay mo. Dito kasi banda yung ano, yung lalagyan ng ano, tinupi na damit doon ang bandang hangir. At saka kaya, lalagyan natin doon kung ano kung gusto mo, sukat dito. Kung gusto mong haba, 40 o 35, 30 cm, ang sobra yung hangir. Kung gusto mo doon ka magunang umpisa, kuha ka ng 100 meter, ang sobra dito na yun sa tinupi na damit. Kaya na magkalibre ito lahat ito sa dito filtro. Pag dito sa inside na, reduce ka ng ano, 1 inch para pag lagay ng pinto, hindi siya gabal. Susukat ka na kung anong gusto mo dito. Tapos mag-cutting ka. Kakat mo yung anong gusto mong size, size mo dito. Para yan lang basihan mo. Para hindi ka na mag, ano pa, kailangan magsukat-sukat pa. Gawa ito. Ito ang gustong sukat ng may-ari. Sige, tamang-tama lang doon ito sa ano. Sa damit na pagtupi nila, hindi masyadong maluwag. 13 inches. Cut, mag-cut ka ng 13 inches kung anong gusto mo. 15 ba or 16? Cut mo kagad, mag-cut ka. Tapos, mura rito, kailangan hindi siya pantay. Shoot siya kunti o. Kuhan mo ng 1 inch para ilagay ka ng pinto dito, hindi siya maistorbo. O, yan. Yan, sukat natin dito. Tapos, siyempre, cut na tayo ng ganito. Yung 180 cm, tatlo yan, di ba? Apat na 135 cm. Dalawang 135 cm kasi ang 135 cm fix yun. Itong 190, magiging 200 yun. Itong 200 mga height natin. Mag-cut tayo ng ganito. Kung anong gusto mong lapad mo dito, mag-cut ka na lang. Pagkatapos mo mag-cut, tutulang mo din ano. Kung sobra mo yan dito, sobra dito yan. Cutan mo ng 1 inch para paglagay mo dito, maglagay ka ng pinto, inistorbo. Tapos, ano mo lang, idikit mo lang dito. Bawa dito. O, idikit mo. Pagpako mo, hindi ka na mahirapan. Hindi ka na magsukat. Hindi kailangan sukat. Kailangan mo sukat kasi may ano, basihin ka naman. Yan. Dito ka na lang. Pakuha mo kagad.